Yan. So, blessed day mga kapamuso. So, praise the Lord po. Meron tayong kuryente ngayon. Woo! Praise the Lord. Palapakan po natin ating Panginoong Diyos dahil, kumbaga, na-resolve po agad last week. Ano? Salamat po sa Panginoon. At ngayon po ay dumako na tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Sino ho dito narinig na ang katagang Totga? Sino yung familiar dito sa Totga? Mga ano to eh. Luma na tong salita pero ngayon lang na sumika. Taas ang mga kamay. Ano to? The one that? Kumbaga, sa lingwaheng Pilipino, pag sinabi natin the one that got away, sa lingwaheng Pilipino, ito yung iba, depende sa sitwasyon. Halimbawa, pera na, naging bato pa, mga ganyan. Panalo na, natalo pa. Diba? Sa'yo na, pinakawalan mo pa. So pag sinabi nating Totga, sa'yo na sana talaga, di ba? Pero, nagpabaya ka, o bumigay ka, sumuko ka. Siguro magandang halimbawa dito, yung nakakaalam siguro ng story ni Ryan Bang, ano? Tsaka ni Chris, ano, sino? Si Yeng Constantino. Di ba? Yung nagpa-cute siya. Pero akala niya, wala siyang pag-asa. Yung nai-inlove na si Yeng Constantino, tsaka naman na-ghosting. Ano yung mga ghosting? Biglang nawala. Diba, nagparamdam ka sa babae, tapos bigla ka lang nawala kung kailan na in love. O mga boys, huwag kayong ganun, ha. Paparamdam kayo, tapos mag-ghosting. Paalam mo na kayo sa ano, sa pastor nyo, kaya sa leader nyo, tapos sa parents nyo, kailangan may blessing, ha. So ngayon, pero ngayon po, ang ating topic po ngayon, tayo po tayo, basahin natin kung if you are, hindi ho Totga, kundi ano ho kaya ito. Ha, tingnan nyo na lang sa inyong papel, sa weekly bulletin, habang inaantay natin. May mga weekly bulletin ba kayo? Sa mga nakakabasa sa weekly bulletin, ano yung sabi sa title natin? 1, 2, 3, go. Ayan. Totga, the one might get away. Ano yung kaibahan nito sa Totga, sa Totga? Yung Totga, nasa sa'yo na, kumbaga, past tense, pero nakawala pa. Pero yung Totga, nasa sa'yo din, pero future ito, na maaring mawala pa sa'yo, na dapat huwag mong pababayaan. At ito po yung magandang hamon po ito sa atin. Totga is about God has great and good plans for you na nasa sa iyo na. Inilaan na talaga, inireserve para sa iyo, pero ito ay maaaring mawala sa iyo kapag nagpabaya ka. Ano kaya ito? So titignan natin ang ibig sabihin nitong the one might get away. Let us pray. Father God, maraming salamat po, O Diyos, sa buhay na ito, Panginoon, na inilaan niyo po sa amin. Naniniwala kami tunay na meron kayong magandang plano para sa amin. Naniniwala kami, Panginoon, na talagang magandang plano, future, hindi lamang dito, maging sa heaven, Panginoong Diyos, pinaka greatest plan mo sa amin, Panginoon, yung salvation na iyon. Ngayon, Lord, meron ho kayong gustong ipaunawa sa amin. Magsilbing hamon ito sa amin, Panginoong Diyos, upang manatili kaming matatag hanggang wakas. Salamat o God sa pangalan ni Jesus. Amen. Totga, ano kaya yung the one might get away? Ano kaya yung bagay na ito na maaring mawala sa atin kung tayo magpapabaya? So, ito po yung ang inilaan ng Diyos para sa iyo. At para mas maunawaan natin kung ano itong bagay na inilaan ng Diyos para sa iyo, maganda ho na aralin natin yung sa Hebrews chapter 3. Verses 7 to 19, lahat po ng verses natin manggagaling po sa Hebrews chapter 3, verses 7 to 19. Ano po ba ito? This is a story about ng mga Israelita nung lumabas sila sa Egypt. Papunta sila ng Kanaan na tinatawag na Promised Land. So ibig sabihin, ito po yung story ng mga Israelita na nasa wilderness sila. From Egypt, naglakbay sila sa wilderness, papunta doon sa Promised Land. At meron hong matinding lesson na gustong ibigay ang ating Panginoong Diyos dito. So magbibigay ho tayo ng pitong don'ts and pitong do's mamaya. Ano ho yung nangyari dito sa wilderness? 40 years ho silang naglakbay. Na less than 1 year kayang-kaya naman nilang mapuntahan. Pero umabot ng 40 years. Ang tanong, bakit kaya umabot ng 40 years? And the worst, marami sa kanila ang hindi nakarating dun sa Promised Land.
Ano kaya? Basa, sabi ho dito no, sa Hebrews chapter 3, verse 11. Basahin natin, 1, 2, 3, go. At sa galit ko, ako ay sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking pinangakong lupain. Sino po yung nagsasalita dyan? Nagsasalita dyan si Yahweh. Nagalit siya. Mga kapamuso, ang Diyos po nagagalit ano? Kung paanong ang tao ay nagagalit, dahil tayo ay nilikha ng Diyos na mayroong emosyon, same emotion na ibinigay niya sa atin. Higit sa lahat, ang Diyos po natin, pag nagalit po siya, makatwiran. Ito po yung tinatawag na righteous anger. At dito sa story na ito, malalaman natin bakit kaya nagalit ang Diyos. May idea na kayo eh. Bakit nagalit? Pero tignan natin, para mas maintindihan, ito yung sinasabi sa Numbers chapter 32, na dahil na hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Ehipto na may gulang 20 taon pataas, 20 years old pataas, ay hindi makakapasok sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac, at Jacob. Hundreds of years na po ito, 400 years na ito mula nung panahon ni Abraham. Hanggang sa panahon nila, ang Diyos po tumutupad sa kanyang pangako. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, ikaw at yung mga lahi magkakaroon ng lupain. Darating ang panahon, magiging pag-aari nyo ito. At ito na nga yung panahon na yun, after 400 years. Ang Diyos po tumutupad sa pangako. Pero marami sa kanila ay hindi nakalasap ng pangako na ito ng Panginoong Diyos. Ano ho ang dahilan? Sabi dito, di ba? Hindi sila sumunod sa kanya ng buong puso. Tapos sabi sa verse 12, wala ngang nakarating doon liban kay Caleb na anak ni Jephune na mula sa angkan ni Sinizeo at kay Josue na anak ni Nun, sapagkat sila lamang ang buong pusong sumunod kay Yahweh. At kalungkutan ano, si Moses hindi nga rin nakarating eh dito no. Pero si Moses po, tiyak ho natin siya po ay talagang save po siya no. Pero napag-aralan na natin, kailangan magpalit ng leadership, not just because saan ang ginawa ni Moses, kundi para i-transition din kay Joshua yung leadership. But anyway, may idea na tayo. Yung mga hindi nakarating sa lupang pangako, sa promised land, ginawa nila itong 7 don'ts. Meron mong 7 don'ts na dapat na iingatan natin. Wag nating itong gagawin. Ingatan ang bagay na inilaan ng Diyos para sa iyo. Paano ho natin iingatan? Number one, ang mga wag upang malasap ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Yung mga wag ho nating gagawin. Ang mga don'ts. Kasi meron talagang inilaan ang Diyos para sa iyo, sa ating lahat. Sa iyo na yan. Pangahawakan mo na lang. Wag mo nang pakakawalan. Ano ho itong dapat wag nating gagawin. 7 bagay po. Letter A. 1, 2, 3, go. Wag subukin. Pag sinabi natin wag subukin, do not provoke God to anger. Wag mong gagalitin ng Diyos. Sabi ho dito sa verse 9, Hebrews chapter 3 po tayo, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong mga magulang. Bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Pag sinabing sinubok, tines, ginalit nila ang Panginoong Diyos. Kung maaalala natin, di ba? Meron hong dalawang klase ng masamang test eh. Dalawang klase ng test, isa mabuti, isa masama. Unang yung mabuti, yung sinabi sa Malakay chapter 3 verse 10, di ba? Test me in this. Ano yun? Sa pagbibigay. Subukan mo ako dito. Hindi, kung gagawin mo yan, talagang ibibigay ko sa iyo yung pagpapala. Pero meron naman pangalawang klaseng test na masama. Ito naman yung sinabi sa Matthew chapter 4. Di ba sabi ni Satan kay Jesus, sabi sa kasulatan, pag ikaw nagpatihulog ka dyan sa bundok na yan, sasaluhin ka ng mga anghel. Ililigtas ka. Hindi ka hayaan. Pero sabi ni Jesus Christ, huwag mong subukin ang Diyos. Do not test the Lord. Yun yung ano, ito yung masama. Huwag natin gagawin. Huwag natin gagalitin ang Panginoong Diyos. Ito, normal to sa mga parents. Di ba? Pagka yung medyo nakikita natin, yung anak natin, ay medyo gagawa ng hindi ka nais-nais. Ano yung sabihin? Sige, subukan mo. Kundi makakatikim ka ng hindi mo dapat matikman. Diba? Parang ano siya eh, baliktad eh, no? Sige, subukan mo. Alam mo na yon, hindi siya encouragement. It's a warning. Huwag ho nating subukang galitin ng Panginoong Diyos.
ang mga Israelita constantly, paulit-ulit, ginagalit nila ang Panginoong Diyos. At ito pa po yung mga sumusunod. Maraming dahilan kung bakit po sila, ang Diyos ay nagalit sa mga Israelita. Ito po yung magsilbing halimbawa sa atin, magsilbing warning sa atin. Subukan ko kayang lumayo muna, di ba? Subukan ko nga muna ang hindi muna umattend. Huwag po nating ipasok sa isip natin yan. Huwag ho nating subukang galitin ng Panginoong Diyos. Letter B. Ito po yung pangalawang wag. 1, 2, 3, go! Huwag ho tayong lalayo sa ating Panginoong Diyos. Sabi ho dito sa verse 10, sa unang bahagi, kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Dito pa lang uno sa story sa wilderness, kitang-kita na po natin yung grace of God. Paulit-ulit silang lumalayo sa Panginoong Diyos, pero yung biyaya pa rin ng Panginoong Diyos, andun pa rin sila, buhay sila. Yun nga lang, damay-damay. Damay-damay. Alam nyo, hindi kasi pwedeng patayin ng Diyos lahat ng lahat ng sumuhay. Kawawa yung mga bata, walang matitira. Kaya umabot sila ng 40 years doon. Kailangan pa rin nila ng mga matatanda. Habang bata pa, yung mga 20 years old below, kailangan nila ng leadership ng mga 20 years old plus. Yun nga lang, nadamay sila doon, sa 40 years sila naglakbay. Whereas, kaya naman nila sana ng 1 year. Within 1 year, nakarating na sila sa promised land. Pero yun nga, habang sila ay naglalakbay, sila ay paulit-ulit na lumalayo sa Panginoong Diyos. Kung maaalala ho natin sa Numbers chapter 14, ano yung story dito? Sa Numbers chapter 13, di ba nagpadala si Moses ng 12 spies? Tapos, nung Numbers 14, nag-report na yung 12. Alam na natin, 2 lang yung nag-report ng maganda. Yung 10, ano sabi nila? Huwag na tayong pumunta doon. Mga higante yung kalaban natin. Mukhang gusto yata ng Diyos natin, patayin tayo ah. Diba? Ito yung malungkot. Sabi ko doon sa verse 3, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. Pinakawalan ka na, pinalaya ka na sa pagkakaalipin, gusto mo pang bumalik. Sa buhay natin, minsan nangyayari ito. Alam na ho natin, ang Ehipto po ay larawan ng kasalanan. Ang Ehipto po ay larawan ng pagkaalipin. Naalipin ka dyan, pinalaya ka na ng Panginoong Diyos, huwag mo nang subukang bumalik doon. Huwag ka nang lumayo sa Panginoong Diyos. Amen. Pinalaya ka na dyan eh. Bakit ka pa babalik? Bakit ka palalayo sa Panginoong Diyos? Kasi 2 lang ho yan. Hindi ho pwedeng neutral. Pag lumayo ka sa Diyos, lalapit ka sa kasalanan. Pag lumayo ka sa kasalanan, dapat ay lumapit ka sa Panginoong Diyos. Kasi kung nasa gitna ka lang, lumalayo ka pa rin sa Panginoong Diyos. Kasi you need to make a decision. Hindi ho pwedeng maging neutral. Di ba sabi ho ng Panginoong Jesus, hindi pwede dalawa maging Panginoon mo eh. You need to choose. Yung sinabi ni Joshua, for me and for my household, as for me and my house, we will serve the Lord. We need to make a decision. At wag ho nating subukang lumayo sa Panginoong Diyos. Paano ba tayo lumalayo? Yung simpleng, yung sinabi na natin, siguro magbabakasyon muna ako ng siguro mga 1 month. Di ba meron akong nakilala before, in love eh. Dahil nasaktan siya, di muna ako sisimba, mga ganon. Di natin banggitin kung sino yung matagal na yun ng unang panahon. Dahil in love siya, nasaktan siya. Nagmahal, nasaktan, naglaylo. Huwag ganun, Lumayo muna. Sino kaya yon? Huwag na natin banggitin. Chat mo na ako mamaya, bro. Ha? Okay. Letter C. 1, 2, 3, go. Huwag ko nating susuwayin ng Panginoong Diyos. Dito pa rin sa verse 10, kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin, ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Sa Exodus chapter 33 verse 3, sinabi ho dito, hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo.
Yun po yung description ng ni Yahweh sa mga Israelita. Ang titigas ng ulo ninyo. Dahil sobrang antitigas ng ulo nila, sabi ni Yahweh, hindi ko na kayo sasamahan, yung anghel ko na lamang papasamahan ko sa inyo, pero ako, hindi na muna ako sasama sa inyo, sobrang tigas ng ulo ninyo. Baka mamatay kayo. Bakit umamamatay? Ang Diyos po ay banal. Alam ho natin, all throughout the Old Testament makikita natin, pag nakikita nila yung tinatawag na theophany, yung biglang nagkakatawang tao po ang a human manifestation of God. Meron ho sa Bible nyan, diba? Sa Genesis chapter 12, Genesis 18, si Jacob, nakipag-wrestle siya kay God, di ba? So, nagaan yung tao ho ang Panginoong Diyos. Even kila yung magulang ni Samson, di ba? Pag nakikita nila yon, ang naisip nila, naku, nakita ko ang Diyos, mamamatay ako. Kasi alam nila, yung holiness, yung glory ng Diyos, wala hong makakaharap sa kanya. Kaya nga nung nag-request si Moses, sabi ni Moses, gusto ka tang makita. Sige, papayag ako, pero hindi mo makikita ang mukha ko. Kasi mamamatay tayo sa sobrang kabanalan ng Diyos at tayo'y makasalanan. Kaya ho dito, para ho sa kaligtasan ng mga Israelita, hindi ko muna kayo sasamahan. Ang titigas ng ulo ninyo, baka pag sinamahan ko kayo, mamatay kayo. And dito makikita ho natin ano, yung lalim ho ng impact ng kasalanan. At dito, sabi, napakatigas ng inyong ulo. Lagi kasi silang sumusuway. Minsan, ito yung problema, no? Minsan, minsan pag nagsishare tayo ng gospel, isa sa mga dahilan, no, kaya ayaw nilang tanggapin si Jesus, kasi meron ng responsibility, accountability. Kasi pag tinanggap mo siya, ibig sabihin, tinatanggap mo siya bilang Panginoon. Meron ng set of standards, meron ng mga utos. Hindi ho pwedeng, minsan nagagalit tayo sa utos, ang dami namang standard. Ang Diyos nga, nagbigay ng utos para ho sa ikabubuti natin. Parang ganito lang yan, yung mga nagda-drive, di ba, ang dami mga rules and regulation, pero kailangan mong sumunod para sa safety natin. Kahit sa eskwelahan, di ba, may mga, ewan ko lang ngayon kung uso pa ba ngayon, yung mga 2x3, uso pa ba ngayon sa high school? Kailangan daw 2x3 ang ano. Ba't hindi pwedeng magpa-long hair? Bakit? May mga standard. Ito pa kaya buhay yung pinag-uusapan dito. Nagbibigay ng utos ang Diyos para ho sa ikabubuti natin. Kasi alam ng Diyos na tayo ay laging sumusuway. Alam ng Diyos na may tendency tayong lumayo sa Kanya. At yung mga utos, paalala sa atin. Kailangan natin yung mga utos na ito ng Panginoong Diyos, sundin natin. Letter D. 1, 2, 3, go! Yan. Huwag magkaroon ng pusong masama. Sabi ko sa verse 12, Hebrews pa rin tayo, Hebrews 3. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama. Iingatan ho natin ito. Kahit ho tayo Kristiyano na, kailangan mag-ingat pa rin ho tayo. Hindi ho tayo superhuman. Ay Kristiyano na ako, hindi na ako magkakaroon ng pusong masama. Nasa akin na ang banal na Espiritu. Well, maaari pa rin po kung magpapabaya ka. Tatandaan ho natin, itong Hebrews chapter 3, ang kausap po nito, mga Kristiyano. Okay? So ibig sabihin, kung Kristiyano mga kausap nito, applicable ho sa atin ito. May tendency ho tayo na magkaroon din ng pusong masama kung magpapabaya tayo. Kung yung mga naunang ABCD ay hahayaan natin sumuway tayo. Alam nyo no, gumawa ka lang ng maliit na kasalanan, tapos paulit-ulit na yan, pwede na ma-develop yung katigasan ng puso mo Yung tinatawag sa Bible, calloused heart. Kalyo. Yung mga nagigitara, alam niyo yan. Yung nagkakaroon ka ng kalyo. Yung mga mekaniko natin, di ba? Yung mga karpentero natin, nagkakaroon ng kalyo yan. Pero ang puso dapat hindi nagkakaroon ng kalyo. Sa Exodus chapter 32, dito ho, nakitaan ng pusong masama ang mga Israelita. Ano yung ginawa nila? Sila po ay gumawa ng golden calf. Nung si Moses umakit siya sa bundok, para makipagtagpo sa Diyos, sabi ng mga Israelita, ang tagal naman ni Moses, kailan ba siya bababa? Kinausap nila si Joshua, gawa ka nga ng gintong guya.
at sinamba nila yung gintong guya. Ha? Natama ba ako? Yan. Basta golden calf. Yan. So sinamba nila yung ano na yon, nagalit ang Diyos. Sinamba nila, talagang nakitaan sila ng pusong masama. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, nakita na nila yung pagliligtas ng Diyos, pero yung faithfulness nila sa Panginoong Diyos, bumagsak. Dahil lang hindi nila nakita si Moses. Ito po yung bagay na iingatan natin. Paano ho natin? Ano may mga wag upang malasap ho natin ang inilaan ng Diyos para sa iyo? Letter E. 1, 2, 3, go. Yan. Huwag mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sabi ho sa verse 12 and 19. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya. Again, Kristiyano po ang kausap dito. Ang hamon, huwag ho tayong mawalan ng pananampalataya. At hindi lamang ito bastang ano, no? Yung talagang totally, you will reject your faith, renounce your faith. Ganito ho yung sinasabi dito eh. Na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sabi pa sa verse 19, maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Balikan natin yung Numbers chapter 14. Pagkatapos mag-report ng mga 10 spies, na masasamang report, na hindi tayo makakapunta dyan, mga higante yung tao dyan, bumalik na tayo sa Egypt. Ang bilis nilang mawalan ng pananampalataya. Nasaksihan nila, hinati yung dagat. Nasaksihan nila ang presensya ng Diyos sa bundok, nagsalita ang Panginoong Diyos, kumukulog pa. Nasaksihan nila ang glory ng Diyos. And still, easily, ginive up nila yung faith nila. Dahil lang natakot sila. Kaya ako sa Bible, ano, 300 plus, actually everyday, 360, no? 360 plus, do not fear, do not fear. Kasi pag tayo ay natalo ng takot, baka tayo bumigay sa pananampalataya. Ang hamon ho sa atin, wag ho nating isusuko ang pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. Kahit gaano man katindi ang pagsubok, wag na wag kang bibigay sa pananampalataya. Wag na wag kang lalayo sa Diyos. Wag na wag gi-give up. Lord, pagod na ako sa buhay ko. Sawang-sawa na ako sa buhay ko. Paulit-ulit na lang. Magsilbing aral ho sa atin itong Hebrews chapter 3. At ang kasaysayan ng mga Israelita na sa kanila na sana ang promised land pero hindi nila nakamtan, hindi sila nakarating doon. Kundi yung mga nagkamit, yung mga 20 years old pababa. Second to the last, ano po yung mga bagay, yung mga wag upang malasap ho natin, wag nating gagawin. Letter F, 1, 2, 3, go. Yan. Ito na yung kanina nabanggit natin, yung pagkakaroon ng kalyo. Yung isa pusong masama, ito naman, matigas na puso. Sabi ho dito sa verse 15, ito ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso, tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Nasa atin yung banal na Espiritu. Pero, di ba meron tinatawag na conviction of the Holy Spirit? Kinoconvict tayo ng Holy Spirit. Sinasabi ng Holy Spirit, gawin mo yan. Tapos parang sa deep inside, parang ayoko. O kaya sinasabi ng Holy Spirit sa'yo, huwag mong gawin yan. Pero ginawa mo pa rin. Kinoconvict tayo ng Holy Spirit. At kung paulit-ulit tayong sumusuway sa sinasabi ng, sa conviction ng banal na Espiritu sa atin, pinatitigas natin ang ating puso. Huwag ho natin tularan ng mga Israelita sa wilderness na naging matigas ang puso nila. Sa katunayan ho, no, sa Exodus chapter 16, dito ho pinakita nila yung katigasan ng puso talaga nila.
nung nagugutom na ang mga Israelita, mamamatay na kami dito. Sabi nila, mabuti pa dun sa Egypt, nakakakain kami ng masasarap na pagkain. Balik na kami dun. Mabuti pang mamatay na kami dito. Eh, ang Diyos naman, gracious, ano yung nag-provide siya ng mana. Diba? Pero dun sa Numbers 11, nagreklamo pa rin sila na talagang napakatigas ng puso nila. Sawang-sawa na kami dito sa mana na ito. Lagi na lang itong mana kinakain namin. Anong pinrovide ng Diyos? Pugo. Kaso nga lang, maraparusahan sila dito. Yung pagpapasakop, yung hindi mo pagpapasakop sa Panginoong Diyos, ito ay nagpapakita ng katigasan ng puso. Yung paulit-ulit na gusto nilang bumalik sa buhay na pinalaya na sila, paulit-ulit na gusto nilang bumalik sa nakaraan, pero dahil sa katigasan ng puso nila, mas gusto pa nilang bumalik sa nakaraan kaysa harapin ang inaharap kasama ang Panginoong Diyos. Masarap hong harapin ang buhay, lalo na ang ating present and our future kasama ang Panginoong Diyos. Huwag tayong magmatigas sa Panginoong Diyos. Huwag tayong babalik sa ating nakaraan. Bagong pagkatao na ang binigay sa atin. Hubarin na natin yung lumang damit, kundi yung bagong damit na ibinigay sa atin ni Kristo. Kasi pag matigas huwi ang puso natin, kadalasan na nangyayari, hindi na natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. Hindi nila nakita yung biyaya ng Diyos na nag-provide siya ng mana. Dahil sa pagiging makasarili, hindi na ako masaya dito. Gusto ko yung mga karne sa Egypt. Mabuti pang mamatay na kami dito. Hindi nila nakita yung blessing ng Panginoong Diyos. Ito yung isang mga bagay na kailangan nun nating iingatan. Ano? Minsan hindi natin nakikita ang pagpapala ng Diyos kasi sa iba ka tumitingin. Mas nakafocus ka sa negative. Hindi mo nakikita, hirap na hirap na ako. Lagi na sabi nga kanina, yung pera dumadaan lang. Pero hindi mo nakikita, hindi hinahayaan ng Panginoong Diyos na ikaw ay magkasakit. Marami ho, nagkasakit, naubos ang pera. Blessing na yun eh, hindi ka nagkakasakit. Pagod na ako sa buhay na ito, ayoko na magtrabaho. Hindi mo nakikita yung blessing, marami sa atin naghahanap ng trabaho. Ngayon, nagsasawa ka na sa trabaho mo. Pag nakatingin ka sa negative, nagiging matigas ang puso natin. Paano yung negative yung nakikita natin? Hindi natin nakikita ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Kaya, sabi nga, di ba, in everything, give thanks. Eh, tsaka yung dito, maalala natin, di ba, si Pastor Rodel, meron siyang notebook every day. Umaabot siya ng more than 10,000 buong taon. Yung mga blessings, sinusulat niya. Kahit anong blessing yan, kahit maliliit na blessing, may nagbigay sa'yo ng candy, may bumati sa'yo, may nag-encourage sa'yo. Mga blessing yan. Kaya, titignan natin lagi yung positive side. Higit sa lahat, fix our eyes on Jesus. Kasi kahit anuman, kahit gaano mang kapangit ang nasa paligid natin, mga sitwasyon sa paligid natin, hindi yung kapangit yung katabi ha, kasi sitwasyon. Kasi natawa si Jomer eh. Tandaan mo, katabi mo si Pastor Radel. Okay? Kahit gaano mang kapangit ang sitwasyon, lagi natin tayong titingin sa Panginoong Diyos. Diba? Kagaya na sinabi nga sa Psalms chapter 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, kahit dumalakad ako sa kadiliman, yung sa lambak ng kamatayan, dahil alam niya, the Lord is my shepherd. And lastly, para ho maingatan natin yung mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin, ito po yung last na wag. Letter G, 1, 2, 3, go! Huwag maghimagsik. Ito matindi na to. Rebellion na ito. Defiance. Ito yung hayagang pagsuway sa Panginoong Diyos. Nakikita natin no yung development. Yung una, lumayo ka lang. Una, sinubok mo lang ang Diyos, ginalit mo lang. Pangalawa, lumayo ka na sa Panginoong Diyos. Pangatlo, sumuway ka sa utos. Hanggang sa na-develop, nagkaroon ka na ng pusong masama, nawalan na ng pananampalataya, tumigas na ang puso mo, and lastly, totally naghimagsik ka na. Kaya nakikita natin yung stages
pag tayo ay nagpabaya. Ito'y warning ho sa atin. And again, paulit-ulit ho nating pinapaalala ang kausap ho dito sa Hebrews, mga Kristiyano. Kailangan hold on. Huwag ho nating tularan yung mga nasa naglakbay sa wilderness. Hindi nila nakamit ang lupang pangako. Ito nga ang pinakahuli, naghimagsik sila. Sabi ho sa verse 16 sa Hebrews chapter 3 pa rin, sino ang naghimagsik laban sa Diyos? Kahit na narinig nila ang kanyang tinig, hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa Ehipto? So, naghimagsik ho sila. And ito po, pinakita rin nila sa pamamagitan ng paghihimagsik nila kay Moises. Sa Numbers chapter 16, di ba, meron doon, nangyari sila Dotan, Abiram, at saka yung 250 plus men. Sino ka ba, Moses? Para pangunahan mo kami, ikaw lang ba ang ginagamit ng Diyos? Nagrebelde sila. Maraming nangyari ho sa Old Testament, sa wilderness, na nagrebelde sila sa Diyos. And hindi nila nauunawaan ang pagrebelde sa leadership, nagrebelde ka sa Diyos. Bakit? Si Moses ang inilagay, tinawag doon para pangunahan sila. But pag sila ay nagrereklamo kay Moses, nagrereklamo sila sa leadership ni Moses, nagrereklamo sila sa leadership ng Diyos. Bakit? Kung ano lang naman yung sinasabi ng Diyos kay Moses ginagawa lang, di ba? At dito, naghimagsik sila. Gusto nilang bumalik sa Egypt. Nagrebelde sila sa leadership ni Moses. Paulit-ulit. At ang paghimagsik, pagrerebelde na ito. Ano ho ang kaibahan nito sa mga nauna? Pag sinabi yung pagrerebelde, alam mo talaga na mali na yung gagawin mo. Kaya nga tinatawag na rebelde. Alam mo na mali yan, ipagpapatuloy mo pa rin. Susuwayin mo pa rin. Kaya sana wag ho dumating sa atin itong estado na ito na darating ang panahon na tayo magre-rebelde na sa Panginoong Diyos. Ayoko nang magpasakop dyan. Lalayo na talaga ako sa Diyos. At dito ho pumapasok yung renouncing of faith. And later on, no, mas lilinawin pa natin to sa kaduluduluhan. Isang matinding doktrina na kailangan dapat ho nating malaman. So ngayon, ito po yung pito na mga don'ts. Kung gusto ho natin na yung promised land na inilaan ng Panginoong Diyos sa bawat isa para sa atin ay hindi ho makawala sa kamay natin, itong don'ts na ito, maging warning ho sa atin. Ngayon, ano naman po yung do's? Ano yung mga dapat? Ang mga dapat upang malasap ang inilaan ng Diyos para sa iyo. O yung mga promised land ng Panginoong Diyos sa atin. Letter A. 1, 2, 3, go! Yes, we have the Holy Spirit in us. Sabi ho dito sa verse 7, Hebrews 3 pa rin. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso. Ang banal na Espiritu ho nagsasalita sa puso natin. Lahat tayo merong banal na Espiritu. Kaya minsan nadidistinguish na natin kung itong tinig na ito ay mula ba sa Diyos o mula sa masama. For example, ito, kadalasan ito, nararanasan natin, ay nagkasala ako sa Panginoong Diyos, mukhang hindi na ako patatawarin. Lalayo na lang kaya ako. Alam niyo na kung anong tinig yon. Hindi yung sa Diyos yan. Kasi ang conviction ng Holy Spirit, palalapitin ka. Diba, 2 Corinthians chapter 7, verse 10, yung godly sorrow. Kapag ka ang tinig na naririnig mo sa isip mo ay inilalayo ka sa Diyos, mali yan. Halimbawa, sabi ng Holy Spirit sa'yo, magbasa ka na ng Bible. Sabi ng isip mo, sandali lang, manonood muna ako ng K-drama. Alam nyo na yun. Dalawang K, mamili ka, conviction ng Holy Spirit o K-drama. Sino mga sitwasyon? Halimbawa, pinaguhugas ka ng magulang mo, no? Busy pa ako, nagdodota pa ako eh. Sa isip mo, nagdodota pa ako. Pero sabi ng Holy Spirit,
sumunod ka, igalang mo ang iyong ama't ina. Huwag kang magdabog. Kahit alam mo, kahit mga ganong pagkakataon na, no? Kasi salita ng Panginoong Diyos yun, eh. We need to honor our father and mother. Iingatan ho natin. Pakinggan natin ang tinig ng Banal na Espiritu. Minsan may nagtatanong, paano ko ba maririnig ang tinig ng Banal na Espiritu? Alam nyo po, no? Wala hong formula, kundi prayer. Kasi the more you pray, the more you become accustomed o mas nagiging familiar ka sa tinig ng Banal na Espiritu. Hindi ako pwedeng magsabi, ito dapat gawin mo, tapos ito yung palatandaan na naririnig mo na ang tinig ng Diyos. Wala hong ganun. It's between you and God. Ito yung tinatawag na familiarity. Sa basketball, alam nila tawag dito yung eye contact. Hindi sila nag-uusap, di ba? Naglalaro sila. Pero ang galing ng play nila, hindi sila nag-uusap kasi familiarity. Pag tayo ho ay nagbabasa ng Biblia at nananalangin, mas nagiging sensitive ho tayo, discerning sa voice of the Spirit. At ito po, hindi ho ito exclusive sa mga pastor. Para ho sa lahat ito. Kailangan mo lang i-develop. Again, word and prayer. Pag naging familiar ka sa word of God, magiging familiar ka sa voice of God. Kasi hindi pwedeng mag-away yun. Di ba? Bawa, nai-inlove ka na, ay, ito na kaya yung para sa akin? Eh kaso, may asawa pala yun. O sabi, ano sabi sa word of God? Ay, hindi ito para sa akin. Nagigets nyo? Kailangan magkasundo yung voice of the Spirit and yung word of God. Kapag yan ay kumukontra sa word of God, hindi na po sa Diyos yan. Tatandaan natin lagi. Kaya mahalaga, hindi pwedeng paghiwalayin yung word and prayer. Yung word pa rin yung foundation natin. Pangalawang dapat. 1, 2, 3, go! Yan. Dapat na magpaalalahanan tayo para sa ikatitibay ng isa't isa. Sabi ko sa verse 13, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayong maging matigas ang puso. Tignan natin again, ano? Yung sinasabi dito. Meron talaga tayong tendency na maging matigas ang puso kung magpapabaya tayo. This is just a warning. Kahit ho pastor, kahit ho sino, kaya makikita natin may mga celebrity pastors, may mga celebrity, mga musicians, na nakakalungkot, no, na kailangan pa rin nating ipanalangin, na talagang totally na tumalikod sila. Ito, kaya napakahalaga itong Hebrews chapter 3 na ito. Ito po'y babala sa ating lahat. Kung tayo, hindi natin papakinggan ang tinig ng Banal na Espiritu. At pangalawa, napakahalaga po ng fellowship. Sa pamamagitan ho ng fellowship, magpapaalalahanan tayo. Upang tayo ay maging matatag, upang tayo ay maging matibay sa ikatitibay ng isa't isa. Maalala natin sa Numbers chapter 14 pa rin, after nung 10 spies nag-report ng masama, ano yung ginawa ng dalawa, si Joshua at Caleb? Pinaalala nila yung mga gihimalang ginawa ng Diyos. Sabi ni Joshua and Caleb, manampalataya lamang tayo sa Panginoong Diyos, tatalunin natin sila. Ang Diyos na gumawa ng himala, ang Diyos na naghati ng dagat, ang Diyos na pumuksa sa kapangyarihan ng Ehipto, gagawin niya rin yung ginawa niya kung tayo'y mananampalataya sa Kanya, wag lang tayong maghihimagsik. Kaso, hindi nila pinakinggan. Siguro may mga nakinig. Kasi yung pinarusahan lang dun, yung mga nagrebelde, yung 10 spies, tsaka yung mga sumama sa kanila. Kaya nga napakahalaga ho ng encouragement. Hindi ho ini-encourage sa Biblia na maging solo Christian ka, na nagsosolo ka. Kailangan meron kang fellowship. Meron kang inaati ng church, meron kang kagrupo, small group. Napakahalaga po niyan. Nakikita naman natin, 'di ba, sa 60 plus. Ito, nakaka-bless ho kasi nakakasama ako sa 60 plus eh. Nakaka-bless ho yung kanilang ano, no, yung bonding nila. Nakaka-encourage ho yung nakikita mo sa kanila na very enthusiastic sila, napakasigla. At yung kanilang pananalita,
Ganon din ho, no? Magpalakasan ho tayo, magpaalalahanan tayo pag nakikita natin yung kapatid natin. Kapatid, parang iba na yata yung ginagawa mo. Kapatid, kamusta ka na? Parang namimiss ka na namin. Magpaalalahanan tayo, katulad nila Joshua at Caleb. And lastly, kailangan ho natin gawin. 1, 2, 3, go! Yes, kailangan ho nating manatiling matatag hanggang wakas, sabi po sa verse 14. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y sumampalataya. Matanatili ho tayong matatag. Isang paalala po no, ni nung sa Deuteronomy chapter 5, nung binigay yung Ten Commandments, sabi po dun sa dulo, huwag kayong lilihis sa kaliwa or sa kanan. Sumunod kayo sa utos ng Panginoong Diyos. Hanggang wakas, susundin natin kung ano ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ito ho yung commitment. Tapikin mo yung katabi mo, kapatid, maging committed kay Kristo. Hanggang wakas. Hanggang wakas po, hanggang wakas. Hindi ho wakasin, hindi ho wakasan yung pananampalataya, kundi hanggang wakas, hanggang huling hininga natin, hanggat hindi ho bumabalik si Jesus, di ba? Kung abutan man tayo, hanggang wakas, walang bibigay, walang aalis ng church. Tapikin mo ulit, kapatid, huwag kang aalis. Oh, wag kang maging katulad ng Israelita. Tingnan mo nga, mukha naman paalis na ba yan? O baka may dala ng ano yan, ha? Maleta. Wag aalis. We'll be right back. So ito po yung hamon sa atin, ano? Tomga, the one might get away. Nasa iyo na yan. Inilaan na ng Panginoong Diyos para sa'yo. Huwag mo nang pakakawalan pa. Hanggang wakas. Kaya bilang conclusion, ho. Sabi ho dito sa ating conclusion. 1, 2, 3, go. Tomga, ang magandang plano at tinilaan ng Diyos para sa iyo kung ikaw ay tuluyang tatalikod sa Kanya. Ano po yung the one might get away. Maaaring mawala sa iyo ang magandang plano ng Diyos na inilaan niya para sa iyo kung ikaw ay tuluyang tatalikod sa Kanya. Pag sinabi yung Tomga, maaaring mawala. Huwag mong pakakawalan. Sa kasunod, sabi pa dito, 1, 2, 3, go. Kaya nga, magpasakop ka sa otoridad ng Diyos at sumunod sa kanyang utos at direksyon. Manatiling tapat kay Jesus hanggang wakas. At dito ho, gusto kong sagutin sa inyo. Hindi natin to nasagot ng systematic. May nagtanong minsan sa church council, nawawala ba ang salvation? Yung tinatawag na OSAS. Once saved, always saved. Unang-una ho, this is very tricky kasi minsan mali yung tanong. Lilinawin lang natin. Pag ikaw ho ay nagkasala, hindi ho mawawala ang kaligtasan. Lilinawin natin ano? Pag ikaw ay nagkasala, hindi mawawala ang kaligtasan. Kasi minsan may nagtatanong, nagkasala ako sa Diyos, baka mawala na yung kaligtasan ko. Hindi ho. Malinaw na si sinabi sa 1 John chapter 1 verses 8 and 9, chapter 2 and verse 1. Pag sinabi mo hindi ka nagkakasala, nagsisinungaling ka. Kaya nga sinabi sa verse 9, pag ikaw ay nagkasala, confess your sins. Diba? And the Lord will forgive you and cleanse you from all unrighteousness. At sabi pa sa verse 1, sa 1 John chapter 2 verse 1, sinusulat ko to sa inyo upang hindi kayo magkasala. At kung magkasala man, meron tayong tagapamagitan, mediator, advocate, si Jesus Christ. So alam na lang Diyos yan eh. Diba? Tayo ay magkakasala tayo, pero mawawala ba ang kaligtasan? Again, hindi ho sa pamamagitan ng pagkakasala lang. Humingi ka lang ng tawad, maari hong mawala. Ito po yung tinatawag na sa Bible ho, apostasy. Alam niyo ho yung apostasy? Apostate. When you renounce your faith in Christ. Kaya nga ho sa Bible, di ba? Yung mga nagpapatatak, yung sa Revelation. Anong verse itong apostasy? Tingnan natin, i-analyze natin. Kung Kristiyano ba itong mga ito? Sabi ko sa Hebrews chapter 6
verses 4 to 6. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, meron talaga silang pananampalataya, pero tumalikod. At ano yung mga naranasan nila? Una, sabi, dati naliwanagan na sila. Ang liwanag ng salita, ang liwanag ng Diyos, naranasan na nila. Nakalasap na ng makalangit na kaloob. At naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Tumanggap na sila ng banal na Espiritu. Malinaw po na sinasabi dito sa talatang yan. Tumanggap na sila ng banal na Espiritu. Minsan kasi may nagsasabi, ito kasi yung malungkot, ano? Pag nagtuturo ka na nawawala ang kaligtasan, false ano ka daw? False preacher. Tsaka hindi na daw grace yun. Dapat balanse ho tayo. Iba po yung apostasy sa struggling with sin. Ano yung apostasy? Yung pag ni-renounce mo na yung faith mo. Kasi ang banal na espiritu, hindi yung tuwid ng masamang espiritu na pag pinoses ka, ayaw ka pa niyang pakawalan. Ang masamang espiritu, pag pinapasok mo siya sa'yo, papasok siya sa'yo. Tinanggap mo si Jesus eh. Pero kung gusto mo siyang paalisin sa'yo, decision mo yan. Maliwanag o tumanggap na ng Espiritu Santo. Hindi ho natin imbento yan. Sabi pa po dito sa susunod na talata, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang nahayag sa panahong darating. Mukha bang hindi sila tumanggap kay Kristo? Kung titignan natin, talagang naranasan nila kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Sa susunod na talata, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinako sa krus at inilantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tingnan natin, ano to? Hebrews chapter 6. Ano yung inaral natin kanina? Hebrews chapter 3. Nakikita natin yung connection. Hindi tayo umalis ng book, kundi sinusuportahan niya lang yung sa Hebrews chapter 3. Ang paglalakbay po ng mga Israelita sa wilderness ay larawan ng kaligtasan. Pinalaya ka na ng Kristo sa kasalanan. Pinalaya ka na. Huwag ka nang babalik doon. At ito po yung malinaw na sinasabi sa Hebrews chapter 6. Sige, dagdagan pa natin ang ebidensya. Hebrews chapter 10. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pag sinadya pa natin, pag sinabi natin sinadya magkasala, kundi lumayo ka sa Panginoong Diyos. Context nito, Hebrews chapter 10, verse 19, di ba, hanggang 25. Sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang dugo, nakakapasok na tayo sa presensya ng Diyos. Tapos maalala pa natin yung verses 24 and 25, let us encourage one another, di ba, na dumalo tayo sa ating mga pagtitipon. Tapos sabay-sabi dito sa verse 26, nalaman mo na, tinanggap mo na yung katotohanan, sinadyain mo pa rin lumayo, matinding kasalanan yan. Apostasy. Sabi sa 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. And verse 29, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpapabanal sa kanya at lumait sa mapagpalang espiritu. Ang story ho ng Israelites sa wilderness, story ng mga taong nirenounce ang kanilang pananampalataya kay Yahweh. Sabi nila, babalik kami sa Egypt. Hindi na kami magpapasakop sa iyo. Nagre-rebelde kami kay Moses. When we renounce Christ, pwede pala yun. Sinabi dito, malinaw naman, Hebrews 6, Hebrews 10. And lastly, marami tayo pwedeng ibigay na verse dito, pero ito, sa verse Revelation chapter 3, verse 5. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Sino ang nagsasalita dito? Si Lord Jesus Christ. Kausap niya yung church sa Sardis. Kung kayo mananatiling matatag, lalayo sa kasamaan, sabi, hindi ko buburahin ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. The question is, pwede bang mabura yung pangalan natin sa aklat ng buhay? If you renounce your faith,
malinaw naman yung mga talata. Hindi tayo nag-i-invento. Ito, very ano to yung, very controversial to sa iba. Pero again, kaya nga nililinaw natin, yung kasalanan ho, hindi ho magpapawala ng kaligtasan sa atin yan. Iba ho yung nag-i-struggle ka sa kasalanan, pero yung talagang i-renounce mo na, tatalikuran mo na si Kristo. Napaka-unfair naman nun, di ba? Tinalikuran mo na si Kristo. Tapos ikaw na natili kang matatag hanggang dulo, sinusunod mo si, tapos pareho lang kayo. Kaya wag na ho nating iisipin na lumayo sa Panginoong Diyos. Patuloy na ipanalangin natin yung mga nakikita natin that publicly they renounce their faith. May mga singer, may mga pastor, mga kilala po yan, international, they renounce their faith in Christ. Galing ho sa bibig nila. Yung isa nagpa-practice na ng Hinduism habang may panahon pa. Pero sa atin, maging hamon ito sa atin. Huwag mo nang pangarapin pa, huwag mo nang papasukin sa isip mo. Nabigyan ng pagkakataon ng kaaway na magduda at lumayo sa Panginoong Diyos. Do not renounce your faith in Christ. Magpakatatag tayo hanggang wakas. Gusto ko pong i-share sa inyo yung story. Sa India, more than 150 years ago po. Ang pangalan niya po ay si Nok Singh. Siya po ay galing sa tribo sa India. Nung panahon na ito, nagkaroon ng kumalat ang ebanghelyo. May mga missionary na pumunta doon sa lugar nila, sa kanilang tribo. At isa siya sa mga nabahagina ng salita ng Diyos. At nagalit ho yung kanilang chief. Di ba may mga chief, mga pinuno sa bawat tribo. Hinarap siya kasama yung dalawang anak at yung isang kanyang asawa. Apat silang lahat. Sabi sa kanya ng pinuno ng tribo, talikuran mo si Kristo. Bubuhayin kita. Hindi kayo mapapahamak. Ang sagot niya, ito yung mga last words niya. I have decided to follow Jesus. No turning back. Pagkasabi niya nun, pinana yung dalawang anak niya, patay sa kanyang harapan. Sabi ng chief, tribe, pinuno, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon para mabuhay. Talikuran mo si Kristo, renounce your faith. Mabubuhay ka, pati ang iyong asawa. Patay na yung dalawang anak niya. Ano yung last word? Ano yung sinabi ni Nok Singh? Though none go with me, still I will follow. No turning back. Kahit walang sumama sa akin, kahit nag-iisa na lang ako, susunod pa rin ako kay Kristo. Hindi na ako babalik sa pinanggalingan ko. Pagkasabi niya, pinatay ang kanyang asawa. Huling warning. Huling warning sa kanya. Last na lang. Bubuhayin kita. I-renounce mo lang ang pananampalataya mo kay Kristo. Sabi niya, the world behind me, the cross before me, no turning back. Ito po nagresulta sa kamatayan ng apat na tao. Siya, dalawang anak at kanyang asawa. Pwede silang mabuhay eh. Just renounce their faith. Pero hindi nila ginawa. Pero alam nyo, ano yung pinakamagandang blessing doon? Unang-una, syempre, nakarating sila sa promised land nila. Kasi ang promised land ho natin, hindi ho dito. Sa langit, sa piling ng Diyos. Pero alam nyo, pinakamatinding nangyari dito, yung pumatay sa pamilya niya, yung pumatay sa kanya, yung community na yon na born again ho sila. Ano bang meron kay Kristo? Bakit willing silang mamatay? Doon sa community na yon na born again yung chief, nang born again yung community. Kaya nga yung story na ito sikat na sikat, nung nakarating ito sa Amerika, ginawan ito ng kanta. So I invite ano yung kanta na ito. Siguro familiar kayo dito. Diba?
I invite everyone na tumayo. Ito yung last words niya. Habang pinapatay yung kanyang anak, habang pinapatay ang kanyang asawa, at sa kaduluduluhan, siya na yung pinatay. Ito yung mga last words niya. I have decided to follow Jesus. No turning back. Don, none go with me. Still I will follow. No turning back. The world behind me. The cross before me. No turning back. Mga kapamuso, after nating marinig ang kasaysayan ng mga Israelita sa wilderness, after nating marinig yung sinabi sa Hebrews chapter 3, Hebrews chapter 6, Hebrews chapter 10, do not renounce your faith in Christ. No turning back sa iyong nakaraan. Huwag na tayong bumalik kung saan tayo naalipin ang kasalanan. Huwag na tayong bumalik sa madilim nakaraan natin. Harapin natin ang ngayon at ang ating nakaraan kasama ang Diyos. Manatili tayong matatag hanggang wakas. Nasa iyo na yung promised land. Ibinigay na ng Diyos sa iyo yan. Nasa iyo na ang kaligtasan. Nasa iyo na ang desisyon. What is your decision? But for me, I have decided to follow Jesus.